Anong ganun yan. Tok, tok, tok. Manalulubak. Minsan, no, ang trouble nito, minsan wala, minsan meron. Okay. Pangalawa po ang ingay nito. Langit-ngit. Pag lumiliko po kayo, lumalangit. Ek, ek, kaya... Magandang araw po. Ang problema niya ay lumalagatok po pag nalulubak. Okay, ni-roadless po namin. Tapos in-actual check namin, ang naging problema ho ay yung ball joint. Ngayon, no, tuturuan ko kayo paano pag-check ng ball joint. Meron na po akong isang video nito na paano pag-check ng pangilalim. Pero ito po, ball joint lang. Uulitin ko sa inyo para mas malinaw ho. Okay, ito ang problema po nito, lagatok. Tapos pag lumilikaw, langit-ngit. Ayun yung mga trouble niyan. Pero mamaya-maya, ipaliliwanag ko sa inyo maigi. Sa ngayon, no, pakikita ko muna sa inyo paano namin natukoy na sira yung ball joint. Okay, dito tayo. Okay, yung sa isang video ko, ho, ganito. Hawakan nyo dito yan. Dalawa. Ayan. Kagaya po kay ginagawa ng sub-channel. Ayan. Sige, sige men, pakikalog mo po. Ayan, kakalugin nyo. May mararamdaman kayo dyan para lumalagatok. Sakali. Ayan, hawakan nyo ho dyan habang may kumakalog. Pero mas maganda ho kasi dalawa kayo eh. Hawakan nyo yan, may kakatok yan dito. Pag malala na. Ayan, ito pa yung ball joint. Kabigin natin para mas malinaw. Patawin mo. Ayan. Dalawa po yung ball joint. Ito, SUV, dalawa. Ito pa yung lower. Ngayon, no, pag kinamay, wala. Wala siyang mararamdaman. Ito pa yung upper. Wala siyang mararamdaman ng lagatok. Ngayon, no, para sigurado kayo, gagamitan po ninyo ng tubo. Ayan. Ito, lagi kami may tubo po rito para pag may pasaway, papaluin po namin. Biro lang. Sikwat po namin dito. Ayan, para sigurado lang. Ayan, sikwat mo, sir. Pansinin nyo ito, ha. Titigan nyo po maigi. Ayan, gumagalaw yan. Ayan. Ayan, dapat po wala yan. Mamaya po, pag nakabit na namin yung bago, papakita ko sa inyo. Okay? Kung hindi naman po ganyan kalaki yung kalog nyan, hawakan nyo lang, o. Pag hinawakan nyo dito, lumalagatok yan. Ayan. Ayan, ang lakas. Ayan. Pati upper, ganyan po yung pag-check. Okay? Tapos po, dito ha, pag nag-jack po kayo, dito, sa suspension arm. Okay? Kasi pag nag-jack po ka rito sa chassis, gaganon yung arm nyo. Paano ba to? Ganito. Ito po yung arm nyo ha. Ito po yung arm. Ayan o, dito po yung jack. Pag sa chassis nyo po yan ginakan, yung arm nyo bababa ng ganyan. May tendency o na kahit katubuhin nyo tong ball joint na yan, kalugin, hindi po kakalug kasi persado. Kumbaga batak, mga ganyan yan. Ganito po yung tama pag check ng ball joint dyan. Dito po sa suspension arm. Ang mga nagdi-DIY dyan, suspension arm po. Lagi, kahit po sa sedan, ganun din yan ang pag-check nyan. Pareho lang. Ngayon, mabaklisin muna natin, paliliwanag ko sa inyo mamaya, yung mga trouble po na pwedeng maramdaman ninyo at marinig. Okay, babaklasin muna namin. Ayan, nabaklas na muna namin. Ito yung ball joint ni sir. Ayan, ayan po yung upper niya. Tapos ito po yung lower. Ito po yung brand new. Okay, ulitin ko. Yung mararamdaman ho ninyo dito, lagotok. Yan. Kasi oh, nandito yan, di ba nakalagay yan sa suspension arm nyo. Yan. Mga ganyan. Yan, ito po. Nakasabit yan dyan. Baliktad. Yan. At ngayon, pag lumiliko kayo, gumaganon yan, sumasabay. Ito na ho yung mararunin nyo dyan, lagatok pag nalulubak. Kasi po ito, dapat po ito, walang laro yan pag ganyan.
Okay. Ang laro ho niyan, ganito. Umiikot lang po dapat yan. Pero ito, normal na may ganyan yan ha. Mga sir, normal po na may ganyan yan. Yung iba po, ito sinasabi. Sirahan yung ball gate nyo, sir. Kasi, ano, tingnan nyo, maluwag na. Mayroon pong kalog yan. Kunin natin yung bago. Ayan, ito yung bago. Eh. Nagagalaw yan. Medyo makunat pa ngayon kasi di pa nasasalpak. Pero after ho na mga ilang buwan o isang buwan, ito, sobrang lambot na yan. Kinakabit na yan eh. May persa na ho yan dito. Panahan dyan na yan. Yung bigat po nung sasakyan, daladala niya na. Siyempre, katagalan. Lalambot talaga yan. Ngayon, ang pinakamalaga ho rito, dapat walang ganito, play. Ayan. Hindi dapat po yung gumaganyan. Yan, kaya nagkakaroon po ng lagatok yan. Kasi, metal to metal na nga ho yan. Ayan, oh. Yung mga ganun-ganun yan. Tok, tok, tok. Panalulubak. Minsan no, ang trouble nito, minsan wala, minsan meron. Okay. Pangalawa po ang ingay nito. Langit-ngit. Pag lumiliko po kayo, lumalangit. Ek, ek, kaya rrg, rrg, ganun. Panalulubak kayo, o dahan-dahan yung takbo na maliit na lubak ang pinakatunog. Rrg. Ganun. Kasi o, dito nga, kagaya ng sinabi ko kanina, sumasabay po yun sa ikot. Panalulubak, langit-ngit. Pagka nag left and right, ek, ek, yan. Bakit po nag-aaganon? Meron pong tinatawag na lubricants yan. Yan, yung grasa. Ngayon, pag natuyo na ho yan, syempre metal to metal contact na yan. O, yan, dyan nagsisimula na lumangit-ngit. Okay, ito, tanong po. Sirman, paano ba namin may iwasan yan? Ito. Yan. Ito yung goma na ito. Alam naman po natin yung goma, katagalan, bumibigay po talaga yan. Sukan ng tubig yan. Matutuyo yan, kakalawangin, doon na siya iingay. Sa madaling sabi, kahit wala hong kalog ito, ball joint ninyo, pag nasira itong goma na ito, bali wala. O masisira rin kaagad yung ball joint ninyo. Dahil lang dyan sa mga goma na yan, posibleng bumigay ka agad o hindi tatagal yung mga ball joint natin o pang ilalim natin. Dahil po sa goma na yan. Tapos, yung malakas na lubak, isa po yan sa dahilan. Kaya, maaga bumibigay yung ball joint. At saka po, isa po pong pag-iwas na mira agad yung ball joint. Kagaya ho nito, yung original, wala. Wala akong fittings yan. Itong ipapalit namin, meron ng fittings. Ito po yung dinadaanan ng grasa. Sa mga gasolina po, papagrasahan nyo yan. Pagrasahan nyo po, lahat ng may fittings, karamihan po sa ball joint, sa SUV, lahat ng ball joint niya may fittings. Pagrasahan nyo po, once a month. Ayan, ugaliin nyo, lalo pag tag-ulan po, ayan, oh, may iwasan natin yan. E pag natuyo yung grasa dyan, siraring ka agad dyan. Ayan, sa paraan sa pag-iwas. Once a month po nag-greasing. Pero yung iba ho, walang fittings, yun lang masaklap. Talagang iwas na lang ho talaga sa malalalim na lubak. Pero hindi naman natin may iwasan kasi. Ang problema sa kalsada natin, napakaganda. Diba? Kahit saan nga pumunta, yung kalsada natin, maganda. Kaya nangyayari, yung mga pangilalim natin, imbis na tatagal, hindi na. Dahil sa kalsada, hindi naman may iwasan yung lubak. Diba? Buti kung alam mo may lubak, may iwasan mo. Okay, tanong po ulit, may remedyo ba yan? Tayo man, may remedyo ba yan? Ito po, masasuggest ko. Mas maganda o palit po talaga kayo. Yung iba rito, may ginagawa po na parang repair. Yung tinatawag nila repair. Pero para sa akin, no, ha? Para sa akin lang. Pero case nyo yan. Kung sa inyo, sakyan nyo yan. Kayo pa rin masusunod. Pero sa akin, no, mas good magpalit kayo ng replacement. Ayan yung original, mag-original kayo. Ayun, tapos last ha. Pinakalas po. Mga sir, yung ball joint po, panagpalit po kayo, ipa-align po ninyo. Kasi yung iba, nakaraan may pumunta na naman dito. Put-put yung gulong. Hindi pantay yung ano. Kasi pinalitan ng ball joint, hindi in-align. Kasi sabi raw po nung gumawa, hindi naman nagalaw yung tie rod. Ito yung tie rod, tsaka rockin. Kaya okay lang, hindi naman numawala sa alignment. Ipa-align po ninyo. Maawa po kayo sa bulsa ninyo. Maawa po kayo sa gulong ninyo. Ayan.
Huwag po kayong magtipid. Kunti lang po, kunti lang yung mura lang yung alignment compared dun sa gulong. Ayun, na-rotest na ho namin, na-align na. Ito, tuturo ko sa inyo. Yung ball joint o yung pinagkaiba kanina, pagkukumparahin natin yung luma nung kinalog natin ng may tubo, tapos yung bago. Ayan, dito po tayo sa ilalim, kinakalog po yan. Ayan, wala man lang kapaliplay. Wala man lang po kakalog-kalog. Tubo na ho yan, ayan. Tubo. Kinakalsuan ni Sir Junel. Ayan o. Ayan po yung ganun po ha. Yung jack po dito, suspension arm. Kasi pag sa chassis, hindi ho kakalog yan. Okay? Ganun o. Ang trouble, minsan po wala. Minsan meron lagatok. Langit-ngit. Okay? Kay Sir Saldi, thank you po ha sa pagpayag na videoan natin to. Ayun, para rin may idea rin po yung viewers natin. Salamat po ulit sa mga sumusuporta sa akin. Okay, ingat po tayo lahat.